One, two, three, come on! Hello, beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hello, mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre, kung ako naman ang tatanungin ninyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng lola ninyo ngayon. Fresh overload pa rin, di ba? Diba talaga kapag umiinom pa ng maraming vitamin C, plus dagdagan mo pa siya ng tender juicy hotdog, at samahan mo na rin siya ng Ovaltine, dahil kapag nag-Ovaltine ka, siguradong panalo ka. So yun, so kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay kasing ganda ng Mama Sam ninyo. So yun na, so kanina umaga, marami talaga tayong tinrabaho kasi Monday na naman. And then ito, ayun nga, kahapon nga napuyat tayo dito sa Miss World Philippines ng bonggang-bongga, na grabe yung pageant nila, yung naabot talaga ng 6 oras. Parang alam mo yun, yung kulang na lang, kompletohin na nila yung 8 oras para tuloy-tuloy na siya hanggang sa 8 hours working, di ba? So, nakakaloka din yung mga host ng mga kandidaan, mga host na beauty queen dito sa Miss World Philippines. Talagang, ay nako, nawindang ako, sumakit yung ulo ko, but sige lang, laban lang. So, at least meron lang nanalo at nairaos na nila ng bonggang-bongga yung kanilang pageant. Sana lang talaga makalaban yung mga kandidata nila na napili para sa international pageant ng bonggang-bongga. Kundi, sisisihin na naman sila ng taong bayan. Di ba? So, yun. So, syempre na namin mga chika at pasabog tayo ngayon dito para sa unang chika. Nako, ito medyo nakakaloka to. Si Miss Universe 2018 second runner-up na si Stephanie Gutierrez. Lalaman nga ba sa supranational ngayong taon na to? Yes! Nakausap-usapan nga dyan sa social media na ito nga si Stephanie ay lalaman nga ng supranational dahil appointed nga daw siya dito. At nako, mama, talaga naman nakakaloka kung sakasakaling lalaban siya dito kasi magpapagupit na yata siya ng buhok. Charot! So, ako happy ako kasi why not? Diba? Malin mo, siya ang manalo dito ng supranational. Ngayon, marami talaga nagsasalihan dito sa supranational, no? Kasi ikaw ba naman sa iba't ibang bansa ka pumunta? Pero ang masasabi ko, kung si Stephanie Gutierrez nga ay matutuloy nga i-appoint dito ng Venezuela sa Miss Supranational, feeling ko malakas ang laban nila. Sobra. So, yon. So, iba din ang karisma nito. Iba din umatake ito. And then, excited ako kasi parang feeling ko siya magsusupranational at wala nang iba. So, yon. So, ligwakan to para sa supranational. Kung iisipin mo, no, ay nako, excited. Ang tanong ko, magpapagupit kaya siya ng buhok? Short hair o katulad ng hair ko? Abangan natin yan kay Stephanie Gutierrez. So, yon. So, para sa sumunod na chika, ay nako. After a year, Gwendolyn Ruiz, nilaban natin noong 2011 sa Miss World. At ngayon taon 2022, o diba? After 11 years nata, isang Gwendolyn for you naman ang lalaban sa Miss World, diba? Kung iisipin mo, pareha silang galing sa France, diba? So yon, so talagang excited ako dito sa kay Gwendolyn for you. Kung mapapantayan ba niya ang compete na ginawa ni Gwendolyn Ruiz dito sa Miss World na naging first runner-up. Ako para sa akin, magkaiba eh. Parang si Gwendolyn Ruiz kasi talagang, ay nako, supermodel yung dating. And then parang feeling ko talagang malakas na kandidata noong sa Miss World. But ngayon, ito si Gwendolyn Poriol, syempre papatunayan pa niya yung sarili niya. And then tingnan natin kung anong may offer niya dito. Ngayon, kung tatanungin mo ko kung ano magiging kapalaran ba ni, kung magiging kapalaran ba ni Gwendolyn ang naging kapalaran dito ni Gwendolyn Ruiz, I don't know. Hindi po ako manghuhulat. Hindi ako si Madam Auring. So, tingnan natin yan kung ano ang ipapakita ni Gwendolyn for you dito sa competition ng Miss World. So, ang akin lang sana talaga maripackage siya ng bonggang-bongga para sa kanyang competition sa international pageant. Kasi maganda naman. So, abangan natin yan. I'm so excited. Nakakaloka, no? After 11 years, parehas Gwendolyn ang ipapadala natin noon sa kangayon. Parang
2.0 version. Oh, di ba? So, yun. So, excited yan. At ito nga, Thailand, Inggitera lang, pasabog. Bawin sunado rin ama Amanda Obdan at saka Anchely and Anchely Scott Kemes magsasani puwersa para sa corona ng Miss Universe Thailand. O, di ba? So, pag nagsanib sila, anong mangyayari? Wala din naman. Charot. So, yun. So, pinag kasi nila sila na yung mga Miss Universe. So, kaya sila na, wala silang inimbitahang Miss Universe Queen. So, sila na ang mag-host. And then, bahala sila. Basta ang alam ko, laban lang, Thailand, di ba? Kasi hindi ko na alam kung anong pack neto kung magsama-sama silang tatlo. Hindi masaya, bongga, yun lang. So, yun. So, makakatipid sila kasi hindi na nila kailangan mag-imbita ng Miss Universe kasi sila na ay Miss Universe. Para sa akin, imbitahan nila itong si Miss Canada na Miss Universe, si ano si Natalie kasi nandito naman siya o isa na yon. And then kumuha sila Catriona Gray or Pia Words back dalawa o di ba? So yon, so gayahin na nila yung mga Vietnam, Philippines and then Indonesia na may mga ganitong eksena. Ano ba Thailand? Huwag kayong magtipid. Huwag yung sila. Huwag kayong magtipid para manalo kayo ng bonggang-bongga, di ba? So yon, so para sa sumunod na chika, sabi ganon, Mama Sam. Eto talaga, eto na loka ako dito. Alam niyo ba guys, etong si Miss ano, ang organization ng Miss Universe Thailand ay nagparinig dito kay Mr. Nawad sa organization ng Miss Grand International. Kasi nung isang araw, tinanong yan dito, in-interview yan si Miss Poy, yung organization ng Miss Universe Thailand. Sinabing ganon, ano-ano ba at sino-sino ba ang Big Five. Sinabi niya, Miss Universe, Miss Earth, Miss Supranational, and then Miss International, at saka Supranational. So, hindi niya sinama ang pageant ni Mr. Nawat. Kaya ito si Mr. Nawat, uminit ang ulo. Di ba? So, tinira niya talaga si Miss Poy sa kanyang interview. So, yon. So, silang dalawa ngayon may alitan. But Miss Poy, ignore. Di ba? So, yon. So, ganun lang. Eksena. Pinainit yung ulo ng uncle ninyo. At si uncle naman, hindi niya matanggap ng bonggang-bongga ang pasabog na sinabi ni Miss Poy dito nga sa mga press sa Thailand. So, yun yung chika. O, di ba? Ako masasabi ko, sa totoo lang ha, yung Miss Grand dapat nandiyan dyan niya sa Big 6. Di dapat Big 5 lang, Big 6. Kasi kung tutuusin naman, maganda naman yung pinapahatid nila pag, in terms of production. Kaya niya sumabay doon sa mga lima na sinasabi natin Big 5. So, ayun nga lang, dahil sa may eksena kasi lagi itong si Uncle, kaya nadadali siya lagi ng mga to, pinagtutulong-tulungan talaga siya. Kaya windang talaga ang lolo mo. O, di ba? So, yun. So, sana tanongin din yung organization ng Miss Earth Task ganyan din isagot. Ewan ko na lang kung dito mumbling talaga to si Mr. Nawat. So, yun. So, ewan ko, basta chika lang yon. So, eto na, para sa sumunod na chika, sabing ganon, Mama Sam, anong masasabi mo? Puro mistisa ang pambato ng Pilipinas sa international pageant. Tingin mo ba malakas ba ang ating mga pambato ngayon taon na to? Tingin ko naman oo, malakas yung laban natin sa international pageant. Sa ganda ba naman ng tatlong babaeng to? Si Leslie Cortez, Diyos ko, aayaw ka pa. Andiyan dyan pa si Hannah Arnold na talaga nakikita mo na rin na isa rin sa mga potential para sa corona. At saka syempre, hindi mo rin tatanggihan ang beauty na meron itong bagong Miss World Philippines na si Gwendolyn Ruiz. Nakakatuwa, no? Talagang pinalo nila na parang puro mistisa ang manalo ngayon. And then, abangan pa natin ang binibining Pilipinas kung sino mga mistisa ang mananalo dyan. I'm so excited. Sana lahat puro mistisa. Na mawindang naman yung international. Kasi, international pageant. Kasi, ang ganda ng ino-offer ng Pilipinas. Yung parang iba't ibang klase ng ganda ang meron sa Pilipinas. May morena, may oriental beauty. Tama ba? Morena, oriental beauty. Parang iisa lang naman yon. And then, ayun nga, mistisa. So, sana magkaroon tayo ng Black Beauty din, para at least makita nila na ang ganda na meron ang mga Pilipina ay hindi lang talaga basta-basta, kundi pang world class standard pa. Katulad ko, di ba? So yun, so nakakaloka lang. I'm so excited sa kung ano yung magiging resulta ng laban nila si Leslie Cortesi, Hannah Arnold at saka ni Gwen dito sa international pageant. And then abangan natin yan kung ano ang mga pasabog na gagawin ng mga pambato natin sa international pageant. Are you ready guys?
Kasi ako sobrang ready na ako. Alam mo yun, yung sobrang parang na-excite ako sa mga mistisa ngayon ng Pilipinas. Yung pa-mistisa team, di ba? So talagang, ay nako. Pero kung tatanungin mo ko sino mas maganda sa kanilang lahat, ako! Ayun, parang mas gusto ko yung beauty ni Hannah Arnold. Kasi yung beauty ni Hannah Arnold, yung simplihan lang, pero alam mo nang kakabog. Kasi manika ang talaga yung perk, di ba? So yun, so iba-ibang klase ng beauty meron sila eh. Si Celeste Cortez, parang pagtitignan mo, sexy, di ba? Goddess. Ito naman si ano, si Gwendolyn, ang lakas din maka-goddess look, oh. So si Hannah Arnold naman, ay nako, parang kala mo berhen na nalaglag sa lupa na mula sa langit, di ba? So yun, so nakakatuwa kasi nakaka-proud yung pambato natin sa international pageant na alam mong kakabog ng bonggang-bongga in the future. So I'm so excited. Sana lahat sila December ang laban para malaman natin kung ang mga mistisa ba natin ay pan-December Queens. Di ba? So, sana manalo. Sana Grand Slam. Sana mangyari yun, no, na mag-Grand Slam ng Pilipinas this year. Kasi, kung tutusin naman yung tatlong pambato natin ay talagang malakas at matapang. Sana makuha yan lahat ng Miss Philippines. Oh, so I'm so excited dyan. So yun! So guys, ito mga pachika natin ngayong araw na to. Ayun na. So talagang, ay nako, tinodo ko na. Pasensya na kayo sa energy na meron ako. Dahil yung energy na meron ako ngayon ay nauubos na ang aking gasoline. So yun. So kailangan ko na mag-recharge para bukas ay pasabog na naman tayo ng bonggang-bongga, di ba? So yun, so maraming salamat guys. Mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, ano pang hinihintay ninyo, please don't forget to click like and subscribe my channel. And then sa inyong lahat guys, maraming salamat. Siyempre, ngiti lang tayo para lagi tayong maganda at maging kamukha ka ni Mama Sam. So yun, so guys, maraming salamat po. Hanggang dito na lang, hanggang sa muli natin chikahan. Paalam! Mm-hmm.